ba? Napatay si Leon. Buhay si Evita. Paghahandaan ko siya, saka ko siya itutumba. Kilala ko na ang tunay na mastermind. Sino? Si Roman. Wala ko alam sa binibintang niyo. Roman! Hindi pala pa rin siya tuluyang magaling. Sinabi ko lang ilayo mo sa akin yung batang yan eh. Okay lang, sanayin na ako. I'm so glad you're... Hindi naman talaga ako importante kay Mama. Pati mo kasi buksan ang sarili mo sa posibilidad na wala na po talaga si Emma. Julie, ano bang gusto kong palabasin? Napatay na si Emma? Nararamdaman ko buhay pa si Emma at kinakailangan niya ako. Overfatigue at severe dehydration ang sanhi ng pagkamatay niya. Hindi lang talaga sa perang makukuha natin sa babae na yan. Hindi ko papa-hospital yan, no? Salve. Sabi magiging magkaibigan tayo. Bilisan mo! Ako, babagal-bagal ka. Ako, nakakainis ka talagang buboy ko. Nakakainis ka. Buwisit ka talaga. Napag-asus pa ako sa hospital lang dahil sino ko! Pagbira kang babae. Buwisit ka sa buhay. Diyan ka! Bulo ka dyan! O, ikaw ah? Umiyak-iyak dyan! Maaga ka pa bukas! Hindi nyo pa rin pinapapala ang kwarto ni Emma. Para mabayaran mo lahat ng mga nagkasus namin sa'yo, bisit! Kakainis! Arte-arte. Hospital pa kasi. Kaya nga! Naku! Ito pa rin yung itsura ng kwarto ni Emma mula nung... Ma. Bakit naman kasi hindi nyo nalang itago yung mga gamit ni Emma? Para hindi kayo nag-aalala. At lalong hindi kayo nalulungkot. Okay kayong dalawa, huwag niyo bibigyan ng pagkain to, ha? Napakain na yan sa ospital. Tara. Bye! Okay, at ikaw naman, ano pa ang tinitingiting mo dyan? Mabas ka na. Labas! Nararamdaman ko. Isang araw babalik sa atin si Emma. Alam kong buhay pa siya. Dasal ko lang na sana kung nasan man siya, mayroong nagmamahal sa kanya. Nag-aaruga sa kanya. Nag-aasikaso sa kanya. Na ibibigay sa kanya lahat na hindi ko kayang maibigay sa ngayon. Oh, ito kuya. Salamat ha. Susunod ulit, tawagan kita. Alam paniwala yung gook na yung sa gimmick natin. Ay! Kung alam lang niya, mas malakas ka pa sa kabayo. Mas lalakas ang gimmick tayo sa susunod natin bibigtimahin. Mabuhay ang mga tanga. Galing mo!
gising ka pa. Hindi makatulog. Maraming alaalang nagbabalik sa pagbalik ni Derek. Evita, hindi mo na dapat iniisip ang mga bagay na yan. Wala ka na magagawa para baguhin ang mga nakaraan. Pero maaari ko pa naman mapagbayaran. Baka lang sakaling makabawi ako. Sana makabawi ako kay Derek. Ano? Lahat nga ng atensyon ay binibigay mo kay Derek. Mula nang mawala si Emma. Lahat na lang ng pag-aalaga, lahat ng pagmamahal, ibinibigay mo sa kanya. Kasalanan ko na nawala ng mga magulang si Derek. Kasalanan ko na nawala dyan ang magmamahal sa kanya. Siguro dapat lang na ako ang magpuno ng nawala sa kanya. Evita, kaaway mo ang mga magulang ni Derek. Sila ang pumatay sa asa. Pati sa mga magulang mo. Kaya may dahilan ka para gawin yun. Pero hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng magulang. Siguro kaya nawala sa akin si Emma. Pinaparusahan ako ng mga pagkakamali ko. Si Derek na lamang ang natitirang alaala ng nawala kong anak. Sana pabayaan mo. Ibubus ko sa kanya ang pagmamahal ko. Evita, niminsan hindi ko aalisin sa iyo yun. Pero sana naman, sana maambunan mo rin ang pagtingin mo si Juno. Diyan gumagmula pa lang sa umpisa, mailap na si Juno. Marami siyang bagay na ginagawa na hindi ko nagugustuhan. Dahil yun siguro ang paraan niya para mapansin mo siya. Ngayon nandito na si Derek. Mas lalo siya nagpapapansin. Dahil meron siyang kakumpetensya. Kung sino pa ang tunay mo, anak? Siya pa ang kailangan makapagkumpetensya sa isang ampon. Huwag mo nasabihin. Walang dapat makaalam na ampon si Derek. Mangako ka, Django. Sumumpa ka. Tagal ko nang tinatago ang bagay niya, Evita. Hanggang nasa tabi mo ko, hindi ko babaliin ang sinumpaan ko sa'yo. Miss ko talaga yung tapa dito. Sarap. Kain lang ng kain. Marami pa yan. Weng! Magpalabas ka pa nga ng tapa. Thank you. Alam mo, I just remembered, Derek. Di ba ngayon ang enrollment mo sa university? That's today, di ba? Oo nga pala. Alam mo, Ma, excited na ako mag-aral ulit dito. Alam mo, I'm sure ibang-iba to katulad sa States. Talbe? Salve! Ano ba? Nalinis mo na ba yan? Opo. Linis na ba yung lagay niya? Eh, dilaw-dilaw. Tingnan mo. Malinis na ba? Tingnan mo. Ang dumi-dumi. Masakit na po kasi yung mga kamay ko. Ah, masakit yung mga kamay mo. Sakit. Gusto mo dagdagan natin? Ha? Ha? Linis mong maigi yan, ha? At huwag mawag kang lalabas dito. Diyan ka lang sa loob. Mamatay ka dyan. Chow! Chang, huwag niyo po sasara! Chang, maawa naman po kayo sa amin! Huwag niyo po sasara! Jonas, siguro dapat samahan mo na si Derek sa building niya nang hindi na siya maligaw. Juno, ang sabi ko... Opo, narinig ko. Samahan ko na siya. Salamat. Siguradong mag-i-enjoy ka sa college, Derek. Naalala ko nung nag-aral pa ako, meron akong kaibigan eh.
Gwapo siya, mabait. Ano nga bang pangalan niya? Alam mo, mabuti pabilisan niyo na yung pagkain niyo. Malilate kayo. Sige na. Hurry up. Stay. Mom, stay. Sir, card. Hit. 19, stay. Mom, 18, good. 20, sir, good. House at 18. Aray, mama sa amin. Paano ba mag-enroll dito? Diyan sa Gonzaga Hall. Gonzaga Hall? Saan ang Gonzaga Hall? Basta diyan. Saka matanda ka na, Derek. Kaya mo na yan. Papabalikin ko na lang mamaya si Maureen. Sige. Sige. Sorry, thank you. Teka lang. Alam mo ba kung saan dito yung Gonzaga Hall? Mag-enroll kasi sana ako. Bago ka dito? Oo eh. Ah, sumama ka sa akin kasi kasama ako sa registration committee eh. Tara. Ano ba? Sige. Ay, ako nga pala si Robbie. Derek. Ay. Doon, ha? Sayang nga lang, di natin ay uwi mga panalo natin. Huwag mo naisipin yun. Tutusin, maliit na halaga lang yun eh. Kailangan natin planuhin yung susunod natin bibiktima yan. Sino ba kasi yan? Sarve pangalan niya. Narinig ko sa ospital. May malaking pera daw makukuha dyan. Kung di lang talaga sa perang makukuha natin sa babae na yan. Magkano ba kasi talaga yung perang makukuha natin sa babae niya? Malaking halaga daw eh. Kaya nga pinatago sa atin yan eh. Makukuha galing saan? Yan ang kailangan kong alamin. Oras na. Para magkakilala kami ng salwi na yan. Hi, Julie. Derek! Derek! Oh, Joey. Nakamukha si Dr. Hernandez para sa history at saka si Ma'am Benny para sa Filipino. Oo. Oh. Good, magkaklase tayo. Teka, bakit ikaw hindi ka nag-enroll? Tapos na ako kasi early enrollment yung mga part ng committee. Kaya pwede kitang samahan. Mamaya pa naman duty ko eh. Ah,
ba? Ano bang susunod? Kailangan may pass yung form mo sa assessment. Saan naman yun? Doon sa Happy Ambing. Joey, salamat ha. Alam mo, hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Wala yun. Tara. Sige. Julie! Julie? Julie, bakit? Ha? Anong nangyari sa'yo? Ha? Ewan ko, bigla na lang siya nagsisigaw eh. Halika na. O, tahan na. Tama na. Nandito na ako. Walang mananakit sa'yo rito. Wala. Anong nangyari? Hindi pa siya gaanong magaling. Hindi mo ba siya naaalala? Siya si Tyrone? Kapatid ni Sir Django? Hindi ko po siya naaalala eh. Ako. Yaya! Ano nangyari? Nadinig kong sumisigaw si Julie. Wala, Evita. Nagulat lang siya kay Tyrone. Ikaw talaga. Okay ka? Malay ko ba? Evita, kailangan natin umalis. Yaya, ikaw na munang bahala kay Julie, ha? Sige. Julie, babalik ako kaagad, ha? Bye, ate. Bye. O, halika na sa loob. Karate, wala pala kayo sa States, no? Kaya nga wala pa ako masyadong kaibigan, eh. At least ngayon, meron na. Okay. Ikaw yung muna kong kaibigan dito sa Bastet. Mirantes, Roderick. Ako na yan. Yan ba yung anak ni Ibi ni Mirantes? Yan na nga yung anak ng wedding queen. Mirantes, wala nang iba. Anong sabi mo? Bakit? Sabi lang naman ako ng totoo, di ba? Wedding queen ang nanay mo. Hindi totoo ang yung sinasabi mo. Bakit hindi mo kaya tanongin ang lahat ng taong nandito ngayon? Alam naming lahat kung bakit yung mama ng pamilya mo. Pepito! Madam Evita Perandes, kamusta po kayo? Mabuti naman. Django? Evita. Cesar? Siya nga pala, ang aking anak, si Pablo. Hey. Hello, Pablo. Hey. I want to offer you a deal. Don Pepito, gusto ko kayong alokeng maging manager ng operasyon namin sa Hanobal. Bibigyan ko kayo ng 15% ng neto. Pero ang ibig sabihin ito, kailangan ninyong itigil ang operasyon ninyo sa lugar na yon. Mukhang isang patas ng kasunduan doon, Pepito. It's good. Hindi lang yon. Hindi na kayo kailangan mamuhunan. At higit sa lahat, hindi na natin kailangan paghatiang pang Hanobal. Salamat sa alok mo, Evita. Pero kailangan ko muna itong pag-isipan. Bakit hindi natin gawing 20%? Don Pepito, hindi mo ba nakikita? Ito ang pinakamabuti para sa lahat.
Kailangan ko muna pag-isipan to. Halina kayo. Sino kayo? Ako nga pala si Luis, kapatid ni Agnes. Nakakwento niya na sa akin ang tungkol sa'yo. Saan ka pupunta? Alis ka? Miss, okay ka lang? Pasensya ka na, hindi kita nakita eh. Masakit ba? Sprain ka yata eh. Okay ka lang ba? Oo. Alfred ang pangalan ko. Anong pangalan mo? Salve. Hi! Nay! Salve! Bumalik ka dito! Hi! Babae ka! Uwi ka sa bahay! Halika na! Pasensya na ho! Hindi ko kasi siya nakita eh. Bigla ho siyang tumakbo. Eh naku, pasensya ka na rin. Tatanga-tanga talaga itong babae. Hoy, tumayo ka na dyan. Teka umuwi ka sa bahay. Kung meron nung kailangan bayaran, babayaran ko ho. Asya, halika, sumama ka sa amin. Halika, tumayo ka na dyan. Na-sprain ho siya. Bubuhatin ko na lang ho. Hindi mo sinabi si Evita Perates pa lang nanay mo. Ang akala ko naman kasi hindi na importante yun. Bakit ikaw? Hindi mo rin naman sa akin sinabi ko sino magulang mo. Simpleng tao lang naman mga magulang ko, no? Simpleng tao rin ang mama ko. Derek, ang mama mo, pinakamayamang tao sa probinsya natin. Ang ibig sabihin ba nun, hindi ka na makikipagkaibigan sa akin dahil wedding queen ang nanay ko? Hindi ako mahilig sa chismis. At hindi rin ako naniniwala ng basta-basta kung walang basahan. Hindi rin ako tinuruan ng mga magulang ko na makapagkaibigan base kung sino ang mga magulang nila. So, magkaibigan pa rin tayo? Kung okay lang sa'yo na makipagkaibigan sa mga simpleng taong tulad ko. Baka naman ikaya mo. Huwag mo naisipin mga sinasabi nila. Ayaw pumayag ni Don Pepito na bitawan ng Hannibal. Chief, ano ba ang pwede natin gawin? Huwag kayong mag-alala. Makukuha niyo rin ang Hannibal. Totoo? Salamat, Chief. Wala nga naman, Evita. Tuloy na ako. Una na ako. Salamat po ulit. Wala nga naman ulit. Masahan namin yung tulong mo. Akong bahala kay Don Pepito. Tuloy na ako. Hello? Ano? Si Derek? O sige, umuwi na kayo. Ano nangyari kay Derek? Napaaway sa eskwela. Excuse me. Derek, pinapaaway ka na ng mama mo. Sige. Joey, kita na tayo bukas ha. Salamat nga pala sa pagpapagamot mo kay Salvi sa clinic, Alfred, ha? Eh, kasalanan ko rin naman ho, eh. Dan. Oh, so talaga. Okay ka na ba? Oo. Pasensya na ho kayo sa abala. Mauuna na ho ako. Salvi, babalikan kita. Oy, okay na yon. Hindi na kailangan. Salamat, Alfred. Hoy, nung iniiting-iting mo dyan, ha? Mabait lang sa'yo si Alfred kasi natatakot siya na baka idemanda mo siya. Huwag ka mag-ilusyon na may gusto siya sa'yo. Imposible yun, Salve. Kasi ang pangit-pangit mo. JD, ano klase bang pananalita yan? Humingi ka ng pamuling kay Salve. Ngayon din. Ano? Ayoko. Pasensya ka na, Salve, kay Jaden, ha? Ayos lang po yun. Hoy,
Hindi porket pilay ka eh, hindi ka na magtatrabaho. Hala, tumayo ka, maghugas ka ng pinggan doon. Bilis-bilisan mo! Tayo! Bagal ba? Mabilisan mo ah! Tulungan mo siya, Galen. Bakit pa? Ang bait-bait mo sa salbe na yun. Tsaka, bakit pa kailang Luis pa yung pangalan mo, tapos kapatid pa kita? Di na ako naalala ni Salve. Pero mabuti na rin yun, hindi niya nalaman ko sino ako. Para hindi niya na-questionin. Kailangan maging mabait ako sa kanya. Para pag nakita niya akong kakampi, magtiwala sa akin yun. Madali na nating utuin yun. Madali na nating makuha ang pera. Oh, ito na yung pinagawa mong marriage certificate ni Amparo. Hindi na kailangan to. Hindi na natin kailangan yan. Pero, akala ko... Agnes, ang sabi sa Last Will and Testament, ipinamana na ni Amparo kay Salve lahat ng mga naiwan niyang kayamanan. Tutal, malapit na mag-18 anyo si Salve kapag ka dumating na yung tamang panahon. At naisali na sa pangalan ni Salve lahat ng pera. Tayo na gagawa ng paraan para mapunta sa atin lahat ang pera niya. Na pinadalahan kita ng pagkain. Salamat, ha. Kain ka lang. Oh, bakit parang masaya ka yata? Dahil ba dun sa lalaki kanina? Ang bait ni Alfred, no? Sabi niya sa akin, dadalawin daw niya ako. Salve, alam mo, siguro mas mabuti kung huwag ka muna makipagkita sa lalaking yun. Para walang problema. Masabihin niyo nga sa akin, totoo bang waiting ang negosyo ng mga perantes? Sabihin mo sa iyong mama, kahit anong gawin niya, hindi isusuko niyo doon Pipito o Hannibal. Lalo ako naghihinala na may tinatago sa akin ang nanay ko. Kailangan mag-assign ka ng mga bodyguards para kay Derek. May pagagawa ko sa'yo. Siguraduhin mo na hindi na ulit sila makakalapit kay Derek. At kahit sino sa pamilya na ito. Naglado. Sabi, pwede pa kita ligawan. Para kanina hindi pinapakain yan, ha? Bakit hindi ka talaga pinakakain dito? Mula ngayon, ako na ang kaibigan mo. Lalayo na kita dito. Kung saan wala nang mananakit sa'yo. Alfred, sasama ako sa'yo, ha? Hindi mo pwedeng kunin si Sabi! Ayaw ko naman sa inyo! Hindi pwede! Masasabukin kayo naman! Dati